So ayun na nga. Una po sa lahat, gusto ko munang magpasalamat sa lahat po ng sponsors na nakiisa sa nakaraang live ko po. Maraming salamat kay Ate Miss Pabulahan, Ma'am Tess Sincere, Clifford Inerdecido Billiones, Ma'am Joyce Schofield, Ma'am Lynn Labita, Ma'am Clicks, Sir RN Chris WA, Ma'am Melody Lori, Sir Ram Javen Vlog, kay Ma'am Jem Hiray, Ma'am Lisa Nakano, Jenlyn Gutierrez Mendoza, saka kay Ate Bebe Malorca, at kay Ma'am Princess Bon Serrano na din po. At sa lahat po ng nagpaabot ng stars during sa live ko po nung nakaraang linggo. Maraming salamat po sa inyo. Dahil po sa mga tulong nyo at sa mga paabot nyo pong suporta, natupad po natin ang munting kahilingan ng mga lolo't lola na ito. Kanina lang po ito ginanap sa tulong po ng kapatid ko na si May. Sa Siargao po ito, kinontak ko po ang Collect Bibo sa tulong po ng kapatid ko na si May. Ang Collect Bibo po ay isang SEC-registered charity aiding wellness needs of North Siargao's community na nagbibigay ng food relief, livelihood support, maternal care at eatery. Located po sila sa Barangay Bitaog, Burgos, Surigao del Norte. Saka pinili ko pong tulungan yung mga lolo't lola kasi sila po yung malapit talaga sa puso ko. Sila yung nagbigay silbi ng inspirasyon sa akin na magpatuloy at ipagpatuloy po yung cause ko sa tuwing nagla-live at sa tuwing may gusto akong bigyan. Sa isip ko po kasi, ang mga matatanda po kasi is nasa dapit hapon na po sila ng buhay nila. Gusto ko po silang bigyang saya sa kahit konting panahon man lang dito sa mundo. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng sponsors, sa lahat po ng nakiisa sa live ko pong ito. Ayan po, kanina nang ginanap po yan. Meron po si mga nasa 50 po ata sila lahat dyan na nakadalo. Nagpakain kami. Nagbigay kami ng konting grocery para sa kanila. At ayan din po, tuwang-tuwa sila. Nagpalaro po kami. Alam niyo po, nang marinig ko yung mga boses nila kanina habang pinapakinggan ko yung video, nakakatuwa at namarinig mo silang tumatawa, humahalakhak. Minsan kasi sa sobrang busy ng buhay natin, hindi na natin sila nakikita. Sa sobrang bilis ng buhay natin, hindi na natin sila napapansin. Alam nyo, minsan huminto kayo. Pagmasdan nyo sila, tignan nyo yung mga kulubot ng mukha nila. Kausapin nyo sila, kahit hindi nyo man sila kaano-ano. Pag may mga dadaanan na kayo mga matatanda, kumastuhin nyo man lang. Kasi sa totoo lang, yung mga matatandang yan, gusto lang yan ng mga kausap. Kasi minsan, kahit sarili nilang pamilya, hindi na sila nakakamusta, hindi na sila nakakausap man lang. Kung okay lang ba sila, ano bang nararamdaman nila, kung masaya ba sila, kung malungkot ba sila, o kung may gusto man silang gawin o may gusto man silang puntahan. Kagaya niyo rin sila. Ang mga matatanda, sobrang emotional na. Kaya mamarapatin kung pagtuunan niyo man lang sila ng pansin, kahit katiting lang ng mga oras niyo paminsan-minsan. Alalahanin niyo, wala tayo dito kung wala sila. Kaya kayo, kung may mga nanay kayo na matatanda na, may mga lola kayo na matanda na, tito, tita, kahit sinong relatives nyo o kahit sino man yung matandang nakikita nyo, minsan, tanungin nyo sila kung okay lang ba sila. Wala pong bayad ang maging isang mabuting tao. Maging understanding lang po tayo at maging mapuna sa kapwa natin, lalong-lalo na sa mga matatanda na nasa dapit hapon na ng mga buhay nila.
Kaya sa lahat ng kapwa ko content creators o ikaw ay isang simpleng tao man lang, inaanyayahan ko po kayong magbigay tulong sa abot po ng makakaya nyo. Ang pagtulong po ay napakaraming paraan. Be it monetary, support, emotional, psychological, lahat po ng paraan na pwede nyong i-extend dun sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ang paraan ko po ang pagtulong ay mas pinili kong tulungan yung mga matatanda kasi sa nabanggit ko nga kanina, sila talaga yung malapit sa puso ko. Ang pagtulong po sa kapwa ay walang kapantay na kagalakan ng Panginoong may kapal. Alalahanin po natin na lahat po tayo ay dumadaan lang sa mundong ito. Yung si Lola, yung nakikita niyong Lola na nagsasalita na yan, habang pinapanood ko yung video kanina, mangiyak-ngiyak ako. Kasi nakikita ko si Lola sa kanya. Kung titignan niyo po yung leeg niya, may karamdaman po si Lola. Ganyan din po yung Lola ko, may bukol din sa leeg. Siguro dahil po yan sa mga kabataan nila na nagbubuhat ng mabibigat or dala na rin ng katandaan. Uulitin ko po, mamarapatin ko pong magpapasalamat sa lahat po ng nakiisa at sa lahat po ng sponsors. Sana hindi po kayong magsawang tumulong at makiisa sa susunod ko pang mga causes na gagawin. Sila po ang dahilan kung bakit nagpapatuloy po tayo at patuloy na lumalaban sa buhay. Love, love po sa inyong lahat.